katita, panibagong araw, panibagong laban na naman. Umuwi na naman pala ako, mga katita, para mag-asikaso ng clearance at magpasa ng requirements sa siniluan. Gustuhin ko man na hindi umuwi, ay nako, kailangan talaga, mga katita. Alam nyo yun, nakakapagod magbiyahe, pabalik-balik, ilang oras. Kung makikita nyo, mga katita, haggard na yung face ko. Nako, pag alis sa bahay, press pagbalik, ay nako. Mga katita, kailangan ko palang bumalik ng school kasi ngayon po ang schedule namin para mag-asikaso ng clearance. Ang tita rin nyo kasi magpo-fourth year na. Naku! Hamak nyo, mga katita, naging 5 years yung college ko. Nakakapagod. Ayan na, mga katita, malapit na pala ako sa school. Kung makikita nyo, ang ganda ng view. Probinsyang-probinsya talaga ang school ng Alas Pio Siniluan. Kung may nag-aasikaso lang sana sa satellite ng Carlan, ay dun na po ako. Kaysa naman po magbiyahe ng magbiyahe po ako kalayo ng Maine. Ayan, akala ko may bababa, mga katita. Tita, napatigil pa lang sinasakyan naming jeep na sira. Kung kailan malapit na, kaloka. Mag-aalis 12 na pala, mga katita. Tanghali na pala ako nakaalis dun sa amin kasi kinuha ko pa yung meet certificate sa ospital. Ayan na, mga katita, okay na pa rin sinasakyan naming jeep. Inayos na pala ni Manong driver. Sabi ko naman sa isip ko, nako, late na ako sa pag-aasikaso ng requirements. Mukhang magagabihan na ako sa pag-uwi nito. Nako, mga katita, hindi na madrawing yung mukha ko. Isip ng isip kung paano ko matataos yung requirements at clearance ko. Mukhang sa school na nga ako matutulog. Sabi ko kay Manong driver, bilisan at malilate na ako. Ayan, humarurot na ang jeep. Kung makikita nyo, mga katita, ayun pala yung bridge. Gandang-ganda ako dyan kasi ang ganda ng tanawin. Pag napunta ko, mga katita, sa school, madami ako nakikitang tumatambay dun sa bridge. Gandang-ganda kasi sila sa tanawin. Habang malapit na ako, mga katita, nako, yung utak ko nasa school na. Hindi ko alam kung anong uunahin ko, mga katita. Chinat ko na muna si Angelica kung anong ginagawa na nila at para malaman ko kung anong unang gagawin ko. Ayan na, mga katita, kung makikita nyo, madaming tao sa bridge. Sino ba naman na hindi magagandahan? Tingnan nyo yung clouds, kitang-kita, tsaka bundok. Kung makikita nyo, mga katita, puro pala yan. Mga katita, sabi ko dun sa driver, sa LSPU lang, sa school. Kasi baka mapalampas, naku. Ayan na, mga katita, malapit na. Kaya napakanta ko ng paparapapa, para po. Bumaba na nga ako, mga katita, at nagmamadali na. Naku, anong oras na? Tumawid agad ako, mga katita, tsaka chinat ko si Angelica kung saan na sila. Nandun daw sila sa kantin, kaya dali-dali ako. Ayan, takbo ang tita nyo, papunta sa kantin. Pagkatapos kong pumunta sa kantin, kumain na muna kami, mga katita. Pagkatapos kong kumain, mga katita, pumunta na ako kay Ma'am Barona kasi i-evaluate daw yung grades ko. Pagkatapos naming i-check yung grades ko, ayan, may nakita kami na hindi ko pa pala nakuha yung isang subject. Ayan, napaiyak ang tita nyo. Pag hindi ko daw to na-take, nako, magiging 6 years yung college ko. Buti na lang nakausap ko si Ma'am Jonna, sabi i-chat ko daw siya at bumalik daw ako sa August 11. Nang maayos daw mga subject ko kasi mag-i-internship na kami. Habang nag-aasikaso na ako ng clearance ko, ayan, nag-alala yung dalawang mag-partner. Iniisip nila ako kung okay lang ba talaga ako. Sino ba naman matutuwa dun sa ganun, mga katita? Akala ko ako'y wala ng problema, nako. Pagkatapos ko magpa-clearance, mga katita, ayun, success, tapos na ako. Tapos na nga ako sa lahat, mga katita, pero yung utak ko at isip ko nandun pa rin sa GEC 1108 sa ethics. Mukhang tatalo na ata ako nito sa building. Char lang, mga katita. Ayan na nga, mga katita, akala ko'y umuwi ng mga mamis. Ayun pala, nag-antayan pa. Buti na lang nakasabay pa ako. Bumalik pala ako sa school, mga katita, kasi nag-chat yung teacher sa akin. Yung nag-aasikasa sa register, sabi niya, Rina, ibalik mo yung grades mo, copy lang kailangan. Sa sobrang lutang ko, mga katita, dahil iniisip ko yung isang subject na babalikan ko, ayun, di ko na sa uli yung grades ko. Buti na lang nabasa ko kaagad. Ayan, naiwan na naman ng tita nyo, nauna na yung mga kaklase ko. Pero okay lang, mga katita, sanay naman ako magbiyahe ng mag-isa. Ayan, tuwang-tuwa dahil sa magandang view. Habang nagbibidyo ang tita rin nyo, ayan, tulala pa din. Kung makikita nyo, mga katita, ayan, napadaan ako sa lumban na pangalan. Isa din yan sa magandang tanawin pag dumadaan ako din papunta sa school. Makikita nyo talaga yung lake. Ayan, ang ganda.
Sa sobrang haba ng biyahe, ayan, pagod ang tita rin nyo. Naisipan ko pala kumain kasi nagugutom ng bituka ko. Kung hindi nyo natatanong, mga katita, nasa Santa Cruz na pala ako. Dito sa Santa Cruz, mga katita, kada hapon, ayan, madami kayo makikitang street foods. Dahil favorite ng tita rin nyo yung dugo, ayan na yung binili ko. Ayan na, mga katita, kumakain na ako kaya naisipan ko mag-timelapse. Bumili na din ako ng buko pandan para panulak. Dahil sa sobrang gutom ko, ayan, isang subuan lang yung isang dugo, charats. Hapon na pala yan, mga katita, kung makikita nyo sa likod ko. Tapos yung mga kaklase ko, nagdiretso na din pala sila ng Jollibee, tsaka tinake out at gabi na't magluluto pang mga mamis. Kasi nga, mga katita, nag-aantay yung anak at asawa nila kasi pag ginabi sila, palo sila sa puwe. Buti na lang yung foreign joy ko, hindi. Ako papapalo. Char lang, mga katita, to naman. Habang ako'y nasa kasarapan ng pagkain, mga katita, tinanong ko si ate kung may maanghang ba tong sauce ko. Kasi nga, mga katita, minsan yung sauce ang nagdadala pero yung kanila walang lasa. Char lang, mga katita, na mali ata ako ng bili. Pagkatapos kong kumain, mga katita, na pag-isip-isipan ko na magpalamig muna kasi init na yung utak ko. Kasi mga katita, hindi pa rin maalis sa isip ko yung isang subject ko. Nako, naghihinayang pa rin ako. Imbis na tatlo na lang yung subject ko, nako, naging apat na, mga katita. Ititay ko na din, mga katita, kaysa naman mag 6 years ako sa college. Baka mapaiyak pa ako. Pagkatapos kong mag-ikot-ikot, mga katita, ayan, bumaba na din agad ako. Nagpalamig lang talaga ako. Tapos dumiretso ako dito sa may mga bulaklak kasi ang ganda. Alam nyo naman, mga katita, mahilig talaga ako sa mga bulaklak, kaso hindi plastic. Hindi katulad lang iba dyan. Ay, napag-isipan ko, mga katita, na mag-isang ikot muna at tumingin ng folder kasi ilalagay ko yung mga requirements ko doon nang hindi na masira. Paglabas ko sa Unison, mga katita, ayan, ginabi na ako kaya agad-agad na akong sumakay. Pag uwi ko, mga katita, kinuha ko pala yung nameplate ko kasi kanina lang binigay sa school. Ayan, pagbukas ko, gandang-ganda ako. Wow. Yung nameplate pala, mga katita, gagamitin namin sa pinning ceremony. Ayan na, mga katita, tingnan nyo naman, ang ganda. Nakaka-proud talaga, pero yung utak ko nandun pa rin sa isang subject. Nako, kaloka. Pagka-umaga, mga katita, napag-desisyonan ko nang umuwi. Ayan, nagbiyahe na naman ang tita rin nyo papuntang Sariaya. Minsan talaga, mga katita, nakakapagod magbiyahe, pabalik-balik. Nandito na pala ako sa Chaong, mga katita. Ayan, makikita nyo, City Mall. Minsan, naaalala ko na lang ang mga kahapong nagdaan. Kasi minsan, ako'y napapaisip bigla. Kasi dati, nang nasa Dolores Quezon ako, lagi kaming nasa City Mall ng ate at kuya ko. Ang saya-saya pa namin, sinusulit ang bawat oras na magkasama kami. Kaso lang, napag-iwanan na ako ng panahon, mga katita. Mukhang hindi na maibabalik ang kahapong nagdaan, mga katita. Sa bagay, mga katita, sanay naman na si tita rin nyo. Simula nung grade 4 ay nagtrabaho na, 9 years na. Ang pagiging working student talaga, mga katita, ang hirap. Lalong-lalo na pag pinapaaral mong mag-isang sarili mo. Kasi minsan wala ka na talagang maaasahan. Pagtibag na talaga ang pamilya. Tiyak ang mga anak ang maaapektuhan. Hanggang dyan na lang, mga katita. Sa uulitin, bye-bye!